Alam ko tatanda ako, pero ito yung pinaka magiging memory ko sa lahat ng mga projects na ginawa. Ito isang kwarto na yung... medyo marami-rami na po, pero masarap po talaga sa pakiramdam. Meron ka pa bang marami po naman po, kasi sabi ko sa bawat video, hindi ko nagawa ko siyempre po, na sana para ikaw kayo na ma-appreciate po naman. Hihiyarin ko si Coco para mapaligaya kayo better. Kasi yun ang inaimoy. Ngayon po kasi nanggaling na po ko, diba, sa lahat ng mga inaimoy sa ginawa ko. Kasi ngayon po, siguro yung focus ko kasi ngayon sa paggawa ng teleserye at paggawa ng mansion movie. Alam ko po na siguro after the Probinsyano, gagawa po ako ng isang indie film. So actually, nag-uusap na po kami ni Direk Dante. Isa na lang, love life. Masaya naman po ako sa aking dami. Wala pa sa ngayon. Pero masaya ako with my family sa lahat ng aking mga katrabaho sa buhay ko. And then, alam ko naman na ano, darating at darating. Ano yung indie film? Ano yung interview? Ikaw mag-direct o si Direk? Hindi, siya din si Direk. Ano pa po, siguro malayo pa naman, pero nag-aanap kami ng maganda pa set na mapag-collaborate. Oh, wala pang Coco, thank you po. Kwento mo naman yung experience niya nung na-meet mo si Whang Od. Sabi niya kasi sobrang happy daw. Opo, so naiya nga po ako kasi pagdating niya pagod na pagod siya kasi nga sinakay pa siya ng helicopter, tapos na-traffic siya dito sa Manila. Pero nakakatuwa kasi alam niyo kahit pa paano na ano, may napasaya kang tao na nakita lang kayo. Ako naman din nahihiya ako sa kanya, hindi ko alam kung paano ko siya i-entertain. Pero nung medyo tumagal-tagal na yun, naglolo ko na siya, nagbibiro na. Kaya ano, nakakatuwa kasi sabi ko nga, nahiya ako kasi siya pumunta dito sa Manila. Kasi sabi ko, pagkatapos ko ng Panday, maglalaan ako ng isang araw para puntahan siya. Eh nauna siya magpunta sa akin dahil meron siya exhibit dito. And then finally, nakita na kami. Sabi ko sa kanya na ako naman ang dadala sa akin. Hindi ka nagpatato. hindi niya magtatuan kasi nasa ano po eh, nasa kada una pagod na siya eh. Hindi lang niya. Pero kaya siya lumuwas dito dahil exhibit, hindi dahil. Hindi, yun po ang ano nila na luluwas siya ng Manila kung makikita niya ako. Yun yung bali ano niya. So pagpunta ka doon ko, pwedeng magpatato kasi. Oo, no po, kasi syempre po iba po yung at least na experience. Ano so wala ka ba na? Wala pa po. Ano balak mo ipatato? Eh siya po kasi nagde-decide eh kung ano yung tattoo. Kung ano yung nakikita niya para sa iyo na itatatuin. Eh. Pero sabi niya before dapat hindi po ano inaano niya warrior eh, hindi may sinasabi siya ng warrior. Saan mo gusto yung conversation niyo dalawa? Okay. May nag-translate po. Meron siyang apo na nagka-translate sa usapan. Oo, ito. Ano muna? Ano nakatutuwa? Kasi kinig. First time naman. Okay.